Okay, so sige. We'll start our lesson. Again, good evening. Let's pray together. Brother Michael, can you lead us in prayer? Brother Michael, are you there? Wala, wala si Michael, hindi natin naririnig. Ako lang ba hindi nakakarinig o hindi niyo rin naririnig? Wala. Wala po. Michael, naka-unmute na, nag-unmute na siya, pero hindi lang natin naririnig. Hello? Okay, so baka ano, may problem sa kanyang audio. So, sino pa ba nandito? Lemuel, can you lead us in prayer? Because I cannot hear, maybe we can't hear Kuya Michael as of this moment. Hello? Ayan. Okay. Sorry, Lem. Later na lang si Lem. Mike? Hello, Mike Tess? Mike Tess? Mike? Nandyan ka na, nawala ka ulit. Hello? Hello, Mike? Ikaw ba yan? Narinig na po ako? Yan, okay na. Okay, yeah. Sige. Please lead us in prayer. Okay po. So let's pray. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat, nagpupuri sa gabi pong ito na pinagkalooban po sa bawat isa, sa bawat individual, bawat member po ng youth, maging kay Kuya Alexis upang kami makapagdaos muli. May balik namin ang aming doctrine class. Maraming salamat po sa patuloy na pagbibigay sa amin ng opportunity, though medyo malayo po kami sa isa't isa. We thank you, Lord, for using this technology to know your word and to know you better po. At kami po ay nanalangin sa oras na ito na kami ay bigyan niyo po ng wisdom na understanding upang maunawaan po namin ang aming mga aralin sa oras na ito, maging kay Kuya Alexis sa pagpre-prepare ng mga ganitong presentation. Lord, may you give him continuously the wisdom, the health. I know he's multitasking a lot of us as of the moment, but may you continuously give him all the resources and the time, especially also the good health upang makapagpatuloy sa mga ganitong gawain. Maging ang bawat isa sa youth ministry, Lord, may you continuously give us the desire upang umatin ng ganitong gawain. Especially as of the moment, I know it will be very difficult to do this continuously, and there will be struggles due to some external maaring reasons and temptations, but Lord, may you continuously encourage us to and remind us to attend and study your word together po as a ministry. Gabayan niyo po kami sa gabi pong ito, maging sa mga hindi po namin nakakasama sa oras na ito, ay naway gamitin niyo po kami upang mag-reach out sa kanila upang maka-attend din po sila dito sa mga susunod na linggo. At kung may mga nararamdaman, mga sakit at mga problema, Lord, naway kayo pong patuloy na maggabay sa kanila, magpagaling at maggabay sa pang-araw-araw. Lord, may you continuously bless each and everyone for this ministry and all aspect of our lives, sa aming pag-aaral, sa pagkatrabaho, at maging sa aming spiritual na aspeto po. Maraming salamat po. Kayo lamang po mapapurihan sa oras na ito. Just in we pray, amen. Amen. Okay. Thank you so much, Brother Michael, for that prayer. So again, salamat sa patuloy ninyong pagdalo. No? So I know that you have the desire to learn every lesson, no? So ngayon ay magpapatuloy tayo. So but before that,
we will read some of the works, or they will say. So again, we are studying the church or the seven churches in the book of Revelation at nag-start tayo sa church of Ephesus. Ngayon, we will continue sa church of Smyrna. Kung na-miss nyo yung mga bagay patungkol sa city ng Smyrna, so balikan nyo na lang yung ating video. So ngayon, magpapatuloy tayo sa chosen title of Christ. So again, we will maybe, hopefully, matapos tayo, mas in short lang yung ating lesson. So let me request si Grisha at si Aika, no, na basahin yung kanilang research patungkol sa chosen title of Christ. Okay? So unahin na natin si Aika, yung mas bata. So ilalabas ko sa screen yung kanyang research. And Aika, ready ka na ba? Hello. So nakita ko yung iyong research, ano? Hindi ako pa actually nabasa, pero sa presentation napakaganda, no? At detailed. So sige, kahit yung doon lang sa chosen title of Christ. So yan, ano ba yung ginamit ng Panginoon? Aika? No, rinig po ako. Ayan, no, sige. Rinig po. Okay. Rinig. Narinig ako? Oo, rinig. Nabibingin na kami. Sana? Oo. Nabibingin na kami. Okay. So yung number two. Thank you po. Number two si po. The chosen title of Christ. Mm-hmm. Christ is introduced in the message to the Smyrna as the one who was dead and is alive, and the first and the last. So yung sa reference ko po sa Revelation 1:17 to 18. Mm-hmm. Sabi po dito, "And when I saw him, I fell at his feet as dead, and he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore." Mm-hmm. Amen. And have the keys of hell and of death. Ayan po. Okay, thank you so much. So ang ginamit daw na title ay he is Christ being the one who is dead and is alive. So bakit, may idea ka ba kung ba't yun ang ginamit na title? Aika? Ay, tama, Aika? Pa. Sa palagay mo, ba't kaya yun? Okay lang, kung meron o meron ka bang idea kung ba't yun ang ginamit kasi, na title? Kasi po yung sa unang-unang book pa lang po ng Bible, andun na po yung pangalan ng Panginoon. And hanggang sa huli po, yung pangalan niya pa rin po yung napipraise natin. Okay, sige. Thank you so much, Aika. Okay. Palakpakan natin. Sige. Next natin, si Krisha sa number 2. Parang nawala si Krisha, no? Nawala nga. Ayan. Hello, Chris? Nandiyan ka ba? Krisha? Sige, sa point yes, number 2. Sige, Chris, point number 2. Ano yung chosen title of Christ? And maybe you have some idea, bakit kaya yun yung title na ginamit ng Panginoon? If you just have something to share. Sige, so ilalabas ko lang yung research ni Krisha. Okay. Sige, sa akin okay. Po, brief lang. Kasi oo, sabi niyo po, description lang. So ito, nandito na. Nakikita niyo yung screen, no? Wala po. Ayan na, kita niyo na? Okay. Wala po, kuya. Oh, sige, ito na. Ayan, okay. Ayan na. Nandiyan na, Chris? Kita niyo na? Okay po. Sige. Yung sa chosen title po, nakita ko po sa Revelation chapter 2 verse 8,
Jesus Christ is the first and the last. Sabi mm-hmm. po sa Revelation. Yes po. Sige, go. So, yung title po ni Christ was described here as the first and the last. According mm-hmm. to Revelation chapter 2, verse 8, he was dead and died for our sins. He is alive and he ever lives to make intercession for us. Sige. Ayan, again, going back to the question kay Aika, bakit kaya sa palagay mo, Krisha, meron ka bang idea? Why did the Lord Jesus Christ chose that title? Kasi in every churches, meron siyang ginamit na title, kagaya sa Ephesus, di ba? Bakit kaya ito yung title ng na ginamit ng Panginoon? Do you have any idea? Just a short, if you have, it's okay if you don't have, but clue, ano lang, guess, kung gusto mo maghula, bakit kaya? Any guess? Meron ka bang guess kung bakit? It's okay kung wala. Hello? Krisha, narinig mo ko? Again po, kuya. Any guess kung bakit yun again yung... Again po, sorry po. Kung ba't yun ang ginamit? Ay, bakit yun yung title? Meron ka bang idea or something to share kung bakit yun yung title na ginamit ng Panginoon sa Church ng Smyrna? Kasi in every churches, kagaya sa Ephesus, di ba? May ginamit, ang title na ginamit ng Panginoon is the Sovereign Judge. Okay? He is the Judge of everything. How about here? He uses, ang title na ginamit niya is, he is the first and the last, or the eternal one who was dead and is alive. So any idea? Guess. Kahit hula lang, okay lang, no? Hello, I think may siguro may problem no sa internet ni Krisha. Sige. Any guess? Kung abang wala pa si Krisha, from among you, bago natin i-discuss. Sige, si Naomi, I think she's raising her hand. Nawala yata yung kay Krisha. Naomi, any guess why? Why do you think? This title. Ano po kasi, ang description po kasi sa Church of Smyrna is diba po, suffering church was persecuted. Ano ba? Nag-overlap pa. Okay. Sige, tuloy. Krisha, wait lang ha. Well, parang nawala yung connection mo. Si CJ muna. Si CJ. Ano po, diba? Sorry, kuya, na ano yung connection ko po. Oo nga, eh. Wait. Kaya si Naomi muna ang anuhin ko, pagsalitain ko. Sige, Naomi. Sige po. Ayun po, di ba po kasi po si Smyrna, known as the Suffering Church po siya. Mm-hmm. So, marami pong tribulations na pinagdadaanan in the title of Christ, well, this title of Christ was made known to the Church of Smyrna so that they would know kung sino yung so they would know and they would remember kung sino po yung binibigyan nila na faith yung despite the sufferings po nila yung una't huli na kanilang pinaglalaban po. Oh, okay, thank you Naomi for that. Krisha, meron? Why do you think? Just a guess before we jump into our lesson. Kung bakit kaya yun yung title? Kasi kuya, yung conclusion ko po, kasi they were persecuted, di ba po, yung church po sa Smyrna. Mm-hmm. So, ang conclusion ko po kasi, yung first death na ma-experience ng mga tao, hindi sila mahihi, ano ba? Christ will save his
faithful servants from the second death, which is unspeakably worse than the first death. So mm-hmm. for his to his faithful servant, the first death shall not hurt them, and the second death shall have no power over them. So yung siguro ano, they will be saved dun sa sinasabing the first and last will save them from the yung persecution talaga ng na eternal persecution. Yeah. Okay. Okay, sige. Thank you. Thank you, Chris. So, okay yung mga ideas ninyo, and kaya nga as I told you, yung mga title na ginagamit ng Panginoon dito ay relevant sa kanilang situation, no? So, all of you sa mga sumagot, si Aika, si CJ, and si Grisha, relevant doon sa tinatawag na persecution. No? So, we will jump to our lesson today. Okay? So, again, Smyrna is called the Suffering Church. And we will proceed with the next part of the lesson. Clear yung screen? Kita nyo yung screen? Okay ba yung screen? Nakikita nyo lahat? Say, okay. Okay, good. Yes. So, taga lang. Itataas ko lang yung inyong ano. Yan. So, again, Smyrna is called the Suffering, so Suffering Church. So, kukontinue natin yung ating pag-aaral. So, nandito na si Daniel. I don't know. Maybe this is Daniel Nolasco, John. Kanina nandyan, no? So, hello sa inyong lahat. So, we will proceed. So, nice yung mga guests na minention ninyo kanina. So, we will continue. But yung chosen title of Christ sa church na ito is the first and the last, which was dead and is alive. So, let's read first the whole Revelation chapter 2. Okay? So basahin natin muna, babasahin ko ulit sa inyo. Sundan niyo na lang ako ng inyong mga mata. Revelation chapter 2 verse 8 to 11. And unto the angel of the church in Smyrna write, this thing saith the first and the last, which was dead and is alive. I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich. And I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death. Okay? So yun yung pinaka-context ng at nangyayari sa church ng Smyrna. So now, we will continue. He uses the title, the first and the last, which was dead and is alive. Now, thus Christ is the eternal one, and this is a description that is very prominent sa Revelation chapter 1. Ito yung pinag-aralan natin before, hindi na natin babalikan. Pero ginamit niya na ito doon sa chapter 1. Okay? So this church is reminded that even the Son of God willingly became subject even yana to the rejection and persecution of evil people, just as the church was suffering. So as we know, as we all know, Jesus Christ suffered in the hands of sinners, especially in the hands of the Jews, right? Jewish people, and the Roman government. So he suffered a lot. He was spit on, dinuraan, sinampal, binatukan, pinaglaruan ng mga soldiers, mga Roman soldiers, and even the Pharisees and the Sadducees, the high priest, pinahiya siya, no? Ang dami niyang naranasan na persecution sa lupa nung siya ay nandito pa sa lupa. And he was persecuted by evil people. And also the same, yung calling ng simbahan, hindi lang sa atin
gagaya sa Philippines, no, we have so much freedom actually. Okay, we have so much freedom na hindi tayo natutulig sa pagdating sa ating relihiyon. We can pray outside, we can have fellowship outside together, that no one will tell us to, no one will stop us. Pero there are believers around the world, around the globe, who are suffering due to persecution. Meron sa China, meron sa India, meron sa iba't ibang part, sa Russia, no? Iba't ibang parte ng mundong ito na pinapersecute because of being a Christian, no? Dahil sa kanilang pananampalataya. So, ganun din, sinasabi ng Panginoon dito, he was the first and the last who dead and is alive. So, Jesus Christ is reminding the church that he himself suffered persecution, even death. No? Siya ay pinatay. Siya ay pinako sa krus ng Kalbaryo. And sabi nga ng Biblia, diba, he was without sin. Walang kasalanan ng Panginoon, pero yun yung kanyang sinuffer. So anyone, if we suffer as a Christian, maganda yun na nagsasuffer tayo sa pangalan ng Panginoon. Pero kung nagsasuffer tayo because of our disobedience or even we are suffering because of the things that we are doing, the bad things that we're doing, it's not good. But if we suffer as a Christian, we praise God. Kagaya ni Apostle Paul at ni Silas, di ba? And Apostle Paul and Barnabas, they were being persecuted, being put into prison. So they suffered for Christ. And even Apostle John, sa pinag-aralan natin nung umpisa pa lang, no, si John ay prinito. Pero history says na prinito siya and then sa kumukulong mantika, pero nabuhay siya by the grace of God. Dahil may plano pa sa kanya ang Panginoon, kaya pinadala na lang siya sa island of Patmos. The Lord Jesus Christ is reminding the church that he himself also was persecuted. So like Christ, whom even death could not hold, the church should also anticipate ultimate victory, di ba? So kung ang Panginoon ay namatay pero naging victorious siya, he rose again the third day, the same with the church. So whatever happens, kaya sabi ng Panginoon dito, di ba? And unto the angel of the church in Smyrna write this thing, saith the first and the last, which was dead and is alive. Because he rose again, victorious. Our God is victorious and he reigns in heaven. He reigns in the earth. He reigns in every places. Kahit sa hell, ano yung nandoon? Yung kanyang wrathful presence, yung kanyang galit. No? So he is victorious. So ang ultimate victory ay nasa atin. Kaya kung babasahin natin yung last book sa ating Biblia, which is the book of Revelation, ang end niyan, nagwagi tayo. No, tayo ang nanalo. Kaya whatever things that are happening right now, ang magwawagi ay ang Panginoon. So he is victorious. So these truths about the person and work of Christ were chosen to encourage the church at Smyrna in its suffering. So again, yung title na ginamit ng Panginoon dito was chosen to encourage the Smyrna. Bakit? Ano bang daranasin nila? Sinabi ng Panginoon dito, di ba? They were suffering. They were poor. Sila ay naghihirap. Alam nyo ba, kapag kasama sa persecution ang pagkuha sa mga properties nila. So pagka sila ay pinersecute, even their properties will be taken away from them. So mawawala yung kanilang mga ari-arian. Even sa halimbawa, meron sila ay merong mga trabaho sa mga trade, pwede silang alisin sa mga groups dahil hindi sila naniniwala kay Caesar. They will not bow down to Caesar. Kaya pwede silang i-reject, pwede silang alisin. If they are into business, hindi sila pwedeng mag-trade. So ganun yung sinasuffer ng mga mananampalataya sa Smyrna. Kaya the description of them was they were rich. They were poor. But sabi ng Panginoon dito, but thou art rich. Sila ay mahirap. Yes, physically, and even in money, monetary, wala siguro silang pera masyado, no? They are suffering in hunger. Of course, pag bine-persecute ka, gugutumin ka and everything.
So the Lord Jesus Christ uses this title that to remind them that he himself suffered and he wants to encourage them. Kasi di ba sa inyo, sino ba ang best na encourager? Halimbawa, sa mga namatayan, ako, kunyari, or let's say for example, sa namatayan, kunyari namatayan ng asawa, isa si Ate Jing, di ba? So na-experience niya yan, namatay si Kuya George. So she is the best person to sympathize sa isa ring asawa na maaaring mamatayan din ng asawa. Okay? Kasi na-experience niya yun. Tayo, we can empathize. We can just give encouragement or listen. Give truths from the Word of God. Pero ang best na magiging encouragement talaga, yung naka-experience. So the Lord Jesus Christ is telling here, I also experienced this. But I was victorious. So it's an encouragement to the church that is suffering. So tama yung mga sagot nyo kanina, no? They are suffering, that's why they need an encouragement. Kailangan nila ng something na huhugutan ng lakas, no? Usong-uso yung mga hugot, ano? Pero dito yung kailangan mapaghugutan nila ng lakas nila dahil sila ay maybe they were discouraged, maybe they were being torn apart, no? Emotionally, physically, everything. Spiritually, maybe no, not spiritually, they are strong. Physically, emotionally, yes, but they are strong when it comes to their spiritual. So, continue. The fragrance of Christ is thus represented typically by myrrh. So, napag-aralan natin yung last time. I think I skip yung ating... Andali ah. Yun, may mga na-skip ako sa screen. Nag-jump yung aking PowerPoint. So yan, in describing himself as the first and the last, Christ is relating himself to time and eternity. Okay? So sinasabi ng Panginoon, I am the first and the last. Ito pala yung dapat nating unahin. No? He is the first and the last. So he relates to himself as to time and eternity. He is an eternal God who has always existed in the past and who will always exist in the future. Okay? So ibig sabihin, whatever happens in this life, we have the best future in the hand of God. So ano man ang mangyari, siguro tayo ngayon ay very tayo yung ating Christian life ay dito sa diyan sa Pilipinas, even dito hindi naman masyadong wala namang persecution na ganun. So hindi natin nararanasan, pero to them itong sinasabi ng Panginoon na he is the first and the last, they need it. Ito yung kailangan na encouragement ng church ng Smyrna. So sinasabi ng Panginoon din sa kanila that I am eternal, I exist, I know what will happen, I know the past, I know that what you're going through, and I know what your future will be. And you have a better future in me. So in keeping with this attribute, he is also portrayed as the one who was dead, literally, and the one who became dead, referring to his death on the cross. So he's also the one who is alive, literally, who lives, referring to his resurrection. So alam natin na ang Panginoon ay nabuhay muli on the day Sunday. Kaya Sunday tayo nagwo-worship, hindi Saturday, because the Lord Jesus Christ rose on the first day of the week. So nagwo-worship tayo. Kaya every Sunday, we remember that the Lord Jesus Christ was victorious over death. So he resurrected after 3 days. Though, ang nakakatawa nga, tingnan natin sa Matthew. Punta tayo sa Matthew. Kasi ito yung naalala ko lang dahil ito yung naging Bible quiz namin. Kasi Bible month namin last month. So, ito yung pinaka-book na aming pinag-aralan, yung Matthew. Nakakatawa yung kwento dito. No? So, buksan nyo sa Matthew chapter...
Matthew chapter 20. 27. Punta tayo sa Matthew chapter 27. So sisimula natin nung siya ay namatay sa chapter 27 verse 50. Okay? Maganda to. Babasahin ko sa inyo at subaybayan niyo ako ng inyong mga mata. Ha? So Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost, and behold, the veil of the temple was rent. Speaking of the death of Jesus Christ on the cross. The temple was rent in twain or in two from the top to the bottom, and the earth did quake. Nagkaroon ng earthquake, and the rocks rent. And the graves were open, and many bodies of the saints which slept arose and came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city and appeared unto many. Now when the centurion and they that were with him, watching Jesus, saw the earthquake and those things that were done, they feared greatly, saying, truly this was the Son of God. And many women were there, beholding afar off, which followed Jesus from Galilee, ministering unto him, among which was Mary Magdalene, and Mary the mother of James, and Joseph the mother of Zebedee's children. When the even was come, there came a rich man of Arimathea. Ito na, hiningi ni Joseph ang kanyang bangkay, hiningi niya ang katawan ng Panginoong Jesus para ilibing sa kanyang sepulcher. No? And he went to Pilate and begged for the body of Jesus. Then Pilate commanded the body to be delivered. Pinayagan. And when Joseph had taken the body, he wrapped it in clean linen cloth and laid it in his own new tomb, which he had hewn out into the rock. And he rolled a great stone to the door of the sepulchre and departed. And there was Mary Magdalene and other Mary sitting over against the sepulchre. Now the next day, sumunod na araw, that followed the day of the preparation of the chief priests and Pharisees came together. Nag-meeting-meeting ang mga Pharisees, chief priests. Nagpunta sila kay Pilate. Sabi nila, saying, sir, we remember. Ito yung naalala nila, no? Ang sabi nila, gagawa sila ngayon. Alam nyo, mga young people, no? So, I hope that you're still there. No, so I can see only in the video si Hana and Naomi. So yung iba, the rest ay walang mga videos, no. So if you can open, please open. So alam nyo, mga young people, yung fake news hindi yan nagsimula ngayon. 'Di ba? Usong-uso ngayon ang fake news. Si Trump natalo na daw. Though sa lahat ng media talo na si Trump, pero may mga iba pang media na hindi pa natalo si Trump, si President Donald Trump. So we will see, we will find out. Pero maraming fake news na sinisira. Even in the Philippines, nung panahon ni President Duterte, ang daming fake news na gusto siyang sirain. Kaya lang, ang mga tao ay natuto na. No? Hindi na sila basta-basta nakikinig o naniniwala sa mga balita. Dahil lalong-lalo na, kaya nga napasara yung ABS-CBN eh. No, isa yan sa noon din ginamit sa panahon ni Marcos, no? So maraming mga fake media, yung Rappler. Ang dami ring pinapalabas na fake news about our president, 'di ba? Hindi yan nauso noon. Sa panahon ni Hitler ginagamit din ng fake news. Ang sa panahon ni Hitler during the World War II, na control niya ang Germany because of the media. Kinontrol ng government ang media, so ang kanila lang sasabihin sa media is all about the positive things about Hitler. Na kunyari, nanalo sila sa gera, pero in reality, natalo pala sila sa gera. So kaya yung mga tao, nabuboost pa rin yung energy nila kasi akala nila totoo yung sinasabi. No, yung pala, it's all fake. So dito sa panahon ng Panginoong Jesus, uso na rin yan. May magpapalaganap ng fake news. Sabi dito, now the next day that followed the day of the preparation of the chief priests and Pharisees came together unto Pilate, saying, sir, we remember that the deceiver said, while he was yet alive, after 3 days, I will rise again. Ito pala yung sinabi. Sabi na, Pontius Pilate, sabi nitong deceiver na ito, sabi nitong Jesus na ito, sabi niya, mamamatay siya pero babangon siya after 3 days. So command therefore that the sepulcher be made sure until the third day. Hanggang sa ikatlong araw, kailangan merong bantay doon. Please, paki. Magpadala ka ng soldier. And still, baka kasi, sabi dito,
Baka on the third day, lest his disciples come by night, pumunta sa gabi, and steal him away, and say unto the people, he is risen from the dead. So the last error shall be worse than the first. Pilate said unto them, ye have a watch. Yung watch, ibig sabihin yung soldiers. Okay, magpadala kayo ng watch doon. Go your way, make it sure as you can. So they went and made the sepulcher sure, sealing the stone and setting a watch. So sinil yung stone, clinos, nung sobrang close, and then nagkaroon ng mga Roman soldiers. Of course, yung mga soldiers noon, hindi, ang mga sundalo noon, hindi po ano ha, hindi mga malalamya. No? Even naman yung soldiers ngayon, pero kung matitikas, no, malalaki ang katawan, pinagbantay, pero tingnan nyo yung nangyari sa 28. And the end of the Sabbath, it is begun to dawn toward the first day of the week. So ito na yung sinasabi ko sa inyo, that's why we worship on a Sunday. Dahil dito, nag-rose ang Panginoon on the first day of the week. First day of the week is Sunday. So sinong nagpunta? Came Mary Magdalene and Mary to see the sepulchre. So bakit kaya mga babae ang ginamit ng Panginoon na unang makakakita sa kanya? Actually, hindi nakakita sa kanya na nakaalam na wala na siya doon sa tomb. Ba't kaya mga babae? Alam niyo, during the time, ang mga babae medyo hindi sila masyadong pinapansin, no? Kahit nga sa pagbibilang, di ba, sa feeding of the 5,000, men lang yung binilang doon without the women and the children. So bakit kaya mga babae? Ang sabi daw ng iba, kaya daw mga babae kasi pagka babae, madaling kumalat yung balita. Mga chismosa, hindi. Biro lang. Okay, so hindi kayo ganun, ha? So wala dapat chismosa sa inyo. So kasi pag, pero sa ladies, pinakita ng Panginoon. Kaya yung mga ladies, alam nyo sa ministry, you are an advantage. Okay? Kayo ay malaking tulong sa ministry. At pag titingnan nyo dito, halos sa yung umpisa at yung mga sumunod, yung nagtingin sa cross sa Panginoon na nabanggit din, si Mary Magdalene. Okay, so ladies, you are very blessed, no, na mag-serve sa Panginoon. At dito sabi, on the first day of the week came Mary Magdalene and other Mary to see the sepulchre. And behold, there was a great earthquake. Meron na namang earthquake. There was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat upon it. His countenance was like lightning, his raiment white as snow, and for fear of him, the keepers did shake and became as dead men. Itong mga Roman soldier na matitipuno, malalaki ang katawan, biglang naging nausog, no? Biglang nagsilambot, no? Lumambot ang kanilang mga pagiging matikas. Parang nag-frozen sila, no? Because of fear. Na parang naging mga patay sila, no? And the angel answered and said unto the women, fear not, for I know that ye seek Jesus, which was crucified. He is not here, for he is risen. Come and see the place where the Lord lay. Go quickly, tell the disciples. Sige, tell nyo sa disciples. And then they departed quickly, sa verse 9, as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them. Minet na nila si Jesus Christ. Now, ito na yung bayaran, yung bribing of the soldiers. Verse 28, dito na yung fake news. Okay? Now, when they were going, behold, some of the watch came into the city and showed unto the chief priests all the things that were done. Nako, nagkwento na yung mga Roman soldiers. Alam niyo yung mga Roman soldiers, kilala yan ng mga honest men. No? Honest men yan sila. Hindi yan sila sanay magsinungaling, no? And sabi dito, ito na yung kwento, ito yung nangyari, no? Na nagkaroon ng angel, kwento nila lahat ng nangyari. And when they were assembled with the elders and had taken counsel, they gave large money. Kaya lang, yung mga sundalo na susuhulan. Talagang ang daming nagagawa pagka mapera, no? Sige, pambira, yun pala yung nangyari. Sige, ganito, babayaran namin kayo, ha? Babayaran naman kayo at ipalaganap nyo yung fake news. Ito yung fake news. Saying, his disciples came by night and stole him away while he slept. Ganito ang gagawin nyo, ha? Nakatulog kami, no? Ganun yung sasabihin nyo. At ninakaw ng mga disciples yung katawan ng Panginoong Jesus. And if this come to the governor's ear, we will persuade him and secure you. Kami nang bahala sa inyo. Ito na yung bayad sa inyo. Ito yung ikwento nyo sa governor. So they took the money and did as they were taught, and this saying came commonly reported among the Jews until this day. At alam nyo, ang mga Hudyo, hindi naniniwala
kay Jesus Christ, no? So ito yung pinapaniwalaan nila, hindi totoo na si Jesus Christ ay muling bumangon, no? So fake news. Nakita niyo yung fake media, no? So ganyan pinalaganap at hindi pinaniwalaan. Pero ang daming witnesses. Nandiyan yung mga ladies na yan, Mary Magdalene, si Mary, and then the disciples, the 500 disciples of Jesus Christ, yung mga tagasunod ng Panginoong Jesus, yung mga apostles. So, maraming witnesses na nagsasabi dyan. So, he rose again. Ang ganda ng kwento na nakita nyo. So, he rose again. He is alive. Literally. So, referring to his resurrection. At after his resurrection, comes doon na sinabi niya yung Great Commission, di ba? So, he is alive. The first and the last. So, thus Christ is the eternal one. And this is a description sinabi natin kanina. And this is a reminder that he became subject of rejection and persecution of evil people just thus as the church was suffering. But like Christ, whom even death could not hold, the church should also anticipate ultimate victory. So we will be victorious just like the Lord Jesus Christ who became victorious over death. So these truths about the person and work of Christ were chosen to encourage the Smyrna in its suffering. So ito ay ginamit ng Panginoon na encouragement sa church ng Smyrna dahil sila ay dumaranas ng suffering. At sabi nga diba dito sa last part ng Revelation chapter 2 sa church ng Smyrna, they will have 10 days, no? Pag-uusapan din natin 'yan, i-explain ko sa inyo yung sinasabi diyan na they will have 10 days na tribulation. Sabi niya, be thou faithful unto death and I will give thee a crown of life. Ito yung martyrs. At the end of the lesson nga, so sa susunod, kung kailan natin matatapos, panonoorin natin yung isang movie regarding this, no? This church, isa sa mananampalataya from this church. Okay? So, the fragrance of Christ is thus represented typically by myrrh. So, hindi lang yung mga mananampalataya sa Smyrna ang nag-suffer, kundi ang Panginoong Jesus. At last time, napakaganda ng sagot. Nandyan ba si Isley? So, I just remember yung sagot ni Isley, no? Last time. Nung pinag-uusapan natin yung background ng church na ito, bakit ano ba ang karakteristik ng mirror? So ang mirror, the more you crush the mirror, the more the fragrance comes out. Okay, yung kanyang aroma ay lumalabas the more na ika-crush mo siya. What happened to the Lord Jesus Christ? They crushed him, right? He was wounded for our iniquities. Buksan natin sa Isaiah chapter 53. Tingnan natin sa Isaiah chapter 53. Ano bang ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin? Okay? Chapter 53 verse 1. Who hath believed our report? And to whom is the arm of the Lord revealed? Ito ay patungkol sa Panginoong Jesus. For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground, he hath no form nor comeliness. And when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief. He is despised and rejected of men as a man of sorrows and acquainted with grief, as we hid as it were our faces from him. He was despised and we esteemed him not. Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him. And with his stripes ye were healed, or we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone unto his own way. And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and he was afflicted. Yet he opened not his mouth. Ito yung ginawa ng Panginoon. Nung siya ay tinatanong sa kanyang mga kasalanan, kung may kasalanan ba siyang ginawa, hindi niya binuksan yung kanyang bibig. Nanahimik siya. He is brought as a lamb to the slaughter, and a sheep before her shearers is dumb. She openeth not his mouth. He was taken from prison and from judgment, and who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living. For the transgression of my people he was stricken.
And he made his grave with the wicked and with the rich in his death because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. Walang kasalanan na nakita sa Panginoong Jesus. Ganyan yung nangyari. And yet it pleased the Lord to bruise him. He hath put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. He shall see the travail of his soul, and he shall be satisfied. By his knowledge shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. Therefore will I divide him a portion with great, and he shall divide the spoil with the strong, because he hath poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressors, and he bare his sin, and he bare the sin of many, and made intercession for the transgressors. Nakita niyo yung victory. Namatay ang Panginoon, he was crushed, but the more, when he died, the aroma comes out. When he was crushed, when he was bruised, the aroma comes out. And that aroma becomes our salvation. So the Lord Jesus Christ rose again because of us, because of His chosen people. So therefore, this is an encouragement not just to the Church of Smyrna, but also to us that maybe we will someday we will suffer or we are having problems right now. We encounter persecutions or testings. Our faith is being tested. But the comfort is if we are in Christ, the more we are persecuted, the more we experience those things, the more our fragrance or aroma comes out. Yung ating smell ay lalo tayong bumabango. Kagaya ng Panginoong Jesus, nung siya ay namatay, he just shows the victory over death. So kaya yun yung title na ginamit ng Panginoon sa Church ng Smyrna. Okay? So yun lang ating lesson for the day. We're done with studying the city. Now, the chosen title of Christ, the first and the last, which was dead and is alive. He knows our future. Whatever happens in this life, we have a better future in Him. Kaya walang talo, no? Pagka tayo ay maglilingkod sa Panginoon, tayo ay panalo. Ano man ang mangyari sa atin, ano man ang ating danasin, ano man ang mga pagsubok na ating maranasan, ay meron tayong tagumpay, no, na tagumpay na mararanasan. Kung hindi man sa lupang ito, in heaven we will be with Christ and we will live victoriously forever, no, forever na 'yon. Kaya sa kanila, dito sa Church ng Smyrna, hindi mahalaga yung buhay. Kasi minsan tayo, magko-compromise tayo, di ba? Mas mahalaga sa atin yung ating pangalan, pero yung pangalan ng Panginoon, hindi. So minsan, basic persecution, o kung kayo'y nagtatrabaho na, tara, mag-inom ka naman, o konting sigarilyo, or yosi, or whatever, yung mga pressure na binibigay, ah, sige na, konti lang naman. So, sabihin, hindi mo masabing Baptist ka, no? Pero I remember nga si Kuya Glenn ninyo, no? Yan ay ano, minsan sa mga, siyempre meron silang mga party bilang sa company. So parang nagpunta sila sa certain bar, no? Na ikwento niya. And then ang in-order niya, kung alam niyo kung ano, hindi beer, ha? Hindi rin yung vodka or whatever. Ang in-order niya, beer ang in-order niya. Beer brand, gatas. Alam niyo yung beer brand na gatas. So, yun yung in-order niya, no? Gatas daw, milk. So, biruin niyo yan. Yun yung orderin mo doon sa ganong lugar, no? But they need to go there, but still, they have the testimony that he is, si Saitel nagwa. So, he is a Baptist. So, alam niya na. Actually, pag sinabi niyo yan sa mga ka-office mates niyo na Baptist ako, ngayon, parang wala nang sasabihin nila, ay, Baptist, ano ba yan? Pare-parehas lang naman tayo. Pero noon, when you say Baptist, it's different. No? They know that you will not drink, you will not smoke, you will not try things that are not really profitable for your body. No? Tara, ano tayo? Gala tayo o magsayang tayo ng oras. O sa mga schools naman, cutting classes tayo. No, wag tayo mag-over the bakod. Kami, uso sa amin dati, over the bakod. Kasi yung bakod ng school, madali lang tatalon ka lang, makatakas ka na sa, makakapag-cut ka na ng class. No?
So they will not compromise. Yung Smyrna, papatayin sila, matutukan sila ng baril dito or gigilitan ng liig. Ano ba? Naniniwala ka pang Jesus Christ? So walang doubt, no? Nasasabihin nila, I will not deny the Lord Jesus Christ because I know that the best future belongs to Him, not to this temporary world. So ganun din, mga young people, no? Tandaan nyo na there's always consequence when you compromise your faith and also your belief and your stand as believers. Kayong mga young people, marami kayong pagdaraanan, maraming pressure. Ako naman ay natutuwa dahil to some of you that I can still see that you are in your faith is intact and you are not compromising your faith. And even your stand, yung mga basic na pananaw sa pananampalataya, no? When it comes to music, ano yung pananaw ninyo sa worldly music, ano yung pananaw ninyo when it comes to hair, when it comes to the way you dress, when it comes to the way yung mga bagay na pinapanood nyo, even the things that you are doing in playing games, no? Are you wasting your time on that with much of your time? So you need to be aware of that kasi ngayon nga ang Diablo ay tuso na, no? Hindi na obvious ang kanyang mga schemes. Kagaya na lang kunyari sa drugs, ano bang nakaka-addict na ngayon? Hindi naman masyado yung meron, yes, may mga drugs pa rin, pero halimbawa yung laro, 'di ba, nakaka-addict 'yan. So ganoon na yung mga schemes ng devil. Ginagamit niya 'yan sa inyo para malayo kayo sa Panginoon. So I don't think you can see and you can defend that to me that no, kuya, playing games will strengthens my faith. Pagka yan ay sinabi nyo sa akin na baka kaiba yan. Ano ba yung nilalaro ninyo? Ano ba yung pinapanood ninyo? Kaya yung pinapanood ko strengthens my faith. Ano ba yung mga usong panoorin ngayon? No? O yeah, may worldly music strengthens my faith. Really? Okay. So yan yung mga bagay na dapat nyong bantayan ngayon. No? So tayo ay wala sa persecution period na pinapatay tayo dahil sa pananampalataya. Pero yung ating pananampalataya ay sinusubok sa pamamagitan ng mga simple, no, na compromise sa ating buhay. Sa office, sa school, sa friends, and everything. Tandaan nyo, ang best life and future is with Jesus Christ, not in the things of this world. Just like Smyrna. And remember that whatever happens, if you are suffering, the Lord Jesus Christ was victorious, no? So yun yung ating comfort. So yun lang for today or for tonight sa inyo. Salamat again sa inyong time. Do you have any comments or anything to say before we take a photo and pray before we close in prayer and take a photo sa araw na ito? And again, if you can open your video, please do so, no? Much better. And I hope that those of you yung video ay naka-close, ay nakikinig at naka-focus, no, sa pakikinig ng ating pag-aaral ngayon. So wala bang questions, comments, suggestions? Okay. So we will continue our lesson next week. Okay? So nagkaroon lang ako kanina ng time ng makeup class kaya pagpaumanhin nyo na yan. At ako ay nagkaroon ng short na oras. So, God bless you all. Sige, let's pray first and then we will have a picture taking. So, tawagin ko, let me request si John to lead us in closing prayer. Let's pray. Amnahing banal at dakila, sa lahat kayo po yung muling nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataon niyo, Lord, sa oras na binigay niyo sa bawat isa, Lord, sa kaninong Alexis na inyong binigay sa amin para magturo, Lord, sa kaalaman na kanyang binabahagi sa amin, Lord. Tunay nga ang pag-aaral nito ay gawin namin seryoso, Lord, and tunay nga ang ginagawa namin ay maging kaaya-aya sa inyo, Lord. Sa mga kapatid namin, sa mga youth na hindi namin kasama, Lord, sa kanilang tahanan, kayo pang mag-ingat sa kanila at mag-abay, Lord, kayo pang kumausap sa kanilang mga puso,
makasama namin sila sa mga susunod na mga pag-aaral. Lord, patawarin niyo kami sa mga pagkakasala at pagkulang sa inyo. Kaya po ang magtubay sa amin sa mga oras na kami nang hina, Lord. And, alam lalo na sa mga panahon ngayon, Lord, na may virus na kumakalat, Lord. Kaya mag-ingat sa amin, ganyan din sa aming mga pamilya, Lord. Kaya po ang gabay sa amin sa buong magdamag sa aming pagpapahinga. Ito lang po sa pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Amen. Thank you. Okay, let's have a picture taking. Okay. One, two, three. Smile. Okay, wait lang. Ay, nawala. Ay, Lem, labas ka. Nawala. Kanin, labas ka, Lem. Ulitin natin, Lem. Ready? Lem, are you there? Ayan, yung video. Si Saitel, walang video. Video kayo para makita. Sige. Wala? Wala. O sige, ready? Smile, ready? Smile. 1, 2, 3. Okay. Okay, sige. God bless. Thank you so much, young people. So see you again next week. Thank you for your time. And God bless you. Have a good day and night pala and tomorrow. God bless sa inyong mga pag-aaral, pagtatrabaho. Okay, thank you po. Si Saitel nag-message. Okay, so thank you sa inyo. Thank you po. Thank you. Okay. God bless. Over and out. Thank you po. Pahinga na kayo. Good night. Regards sa inyong mga families.